Ayun mga padi, nandito kami sa nakakuha na ng lisensya. Unang step nyo, pupunta muna kayo dyan. Dito, dyan kayo mag-fill up. Tsaka dyan yung medical. Papakita ko sa mga picture niyan sa loob. Medical eye test, tsaka yung height. Yun lang, tsaka eto kasama ko yung mga tropa. Ayun, nasa nandun doon sila. Abulin ko lang saglit. Para ano. Yung isa kong kasama ngayon, kukuha siya ng yung may lisensya sa Pinas. Pina-authenticate niya sa Meco. Ngayon, hindi na siya mag-exam. Hindi na siya mag-drive test. Diretso na siya sa lisensya. Ang requirements nga pala doon sa lisensya, katulad nung nagpa-authenticate, yung document galing sa Meco, tapos yung passport, tapos ARC. Yun lang. Tsaka, so yun lang, papasukin na natin dito sa loob. Ayun mga padi, ganun lang kabilis na kuha na yung tropa yung ano, yung lisensya niya. Ayun, 200 lang. So walang 200, andyan agad. Siguro mga 20 minutes lang. Ayun, sinamahan namin, tutuloy kasama namin. Lahat na kami may lisensya. Lahat na kami may lisensya. Kaya kuha na rin nila ng motor. So ganun lang kabilis. Kaya mga kabayan natin dyan, kuha na rin kayo. So yun lang, bye-bye. Tropa, yung aking padi. So, ano bang ang unang process na ginawa mo? Pumunta tayo sa Meco, di ba? Oo. Pumunta tayo sa Meco, tapos pina-authenticate natin yung driver license tapos, mo. Tapos pag binigyan na yung papel. Tapos, hindi, ang anong requirements doon? Isang Xerox ng ARC. Tsaka isang Xerox ng ARC at saka dalawang Xerox ng lisensya sa Pinas. Lisensya sa Pinas. Ipapasa ngayon doon sa Meco. Pag pinasa doon sa Meco, iiwanan yung driver license mo na original. Tsaka yung ARC. Tapos babalikan mo na lang kung kailan nila sasabihin. Na. Tapos pero, pag... meron doon. Ano yun? Nang kaso lang maghihintay ka ng oras kung gusto mo kagad matapos yung papel na yun. Ay ibig sabihin, may kunyari bibigyan ka na hanggang hapon. Pwede mo na makuha yung papel na yun. Pwede mo na makuha yun. Talagang 500. 500. Pagka hindi maghihintay ka pa ng mga tatlong araw. 600 yun. 600. Pagka tatlong araw ka pa maghihintay. So magkano binayaran mo? 600 kasi 600. Bumalik pa tayo nung nakaraan, di ba? Bumalik kami ni Max. Ang ulitin natin ang unang pagpunta mo sa Meco ang requirements. Kailangan dala mo ang ARC mo tsaka yung driver license mo. Kailangan hindi pa yung expired, di ba? No, hindi pa expired. Tapos papaserox mo ng isa yung ARC mo. Tapos dalawang Xerox ng driver license. Tapos mga ilang araw babalik ka, makukuha mo na yun. Ano yung nakuha mo yun? Yung papel din na Xerox na yun, tapos may tatak. May tatak diba? Na yun. Otitikit na nila yun. Otitikit na nila yun. Tapos pag natapos na. Pagdiretso na sa Meco. Ay, pupunta na tayo dito sa ano, sa kuha na ng driver license. Sa LTO na pala. Sa parang LTO dito. Ngayon, pagkapunta mo natin dito, ano yung process naman dito, pare? Ano yung mga requirements naman dito? Passport. Tsaka sa passport. Lisensya sa Pinas. Lisensya sa Pinas. ARC. Tsaka yung mga authenticate na galing sa Meco, di ba? Authenticate galing sa Meco. Tapos, pagka... ano, ibibigay mo lang yun doon? Hindi. Magpapapicture ka pa siya. Kailangan pa ng picture. Magkano ang papicture mo, pare? 120 yung sa picture. Yun ang binigay mo doon ngayon. Kailangan din yung picture. Magbabayad ka ng 200 sa... Bali, tapos pagkukuha ka na ng... Pag-process ng... ng ano mo, ng driver license mo na. Magkano? 200. Tapos bibigay na sa'yo yun. Ganun lang. Magme-medical ka pa? Magme-medical pa doon sa ano? Medical. Magkano yung medical? Sa mata lang yun. Sa mata. Magkano? Tsaka yung height. Magkano? Magkano yung inabot doon, pare? 90 lang yata. 90. Lang. So, ibig sabihin, 120 sa picture, sa medical, 90. Magkano na? Sa process. Magkano na yun? Sa 500 na yata. 210. Tapos 200 naman sa ano, bali 410. Tapos 600 sa Meco. Tapos ngayon nakabili ka ng motor. Magkano inabot ng motor mo, pare? 34,000. Mayaman. Mayaman.